mapagpal ang araw sa lahat. Naway ligtas at nasa malusog na kalagayan ang lahat. Sampu ng inyong buong pamilya. Ngayong araw ay matutunghayan ninyo ang ating virtual parents orientation na tatalakay sa mga pagbabagong magaganap sa kaparaanan ng pagtuturo sa pagharap natin sa mga hamon ng new normal sa pagpapatuloy ng edukasyon sa gitna ng pandemya. Mensahe mula sa punong guro, Ginoong Randy R. Emen. Sa mga batang edses, welcome sa panuroang taong 2020-2021. Ako bilang bagong punong guro ng para lang ito ay nagnanais na makasama kayo hindi sa paraang online kundi face to face. Patuloy tayong magdasal para matapos na ang pandemyang ito at na magkasama-sama na tayo sa ating paaralan. Sa mga magulang ng Epifanio de los Santos Elementary School, marami pong salamat sa pagtitiwala ninyo sa mga guro at sa pamunuan ng paaralan ito. At patuloy po sana ang paggabay ninyo sa ating mga anak. Patuloy din ang pagdasal upang bumalik sa normal ang samahan o pagsasama ng mga bata at mga guro sa paaralan. Sa mga bagong lipat o transferred in pupils at sa mga magulang nito, maraming salamat sa pagtitiwala sa paaralang Epifanio de los Santos. Mensahe mula sa guidance teacher, Binibining Christine Joy Rogel. Welcome sa ating New Normal Orientation School Year 2020-2021. Ako po si Binibining Christine Rogel, ang bagong tinalagang guidance teacher ng mababang paaralang Epifanio de los Santos, Malate, Maynila. Ako po ay nagagalak na batiin kayo ng isang mapagpalang araw. Sa ating pagbubukas ng panibagong panuruan, kasabay ang bagong kadawian o new normal, meron lamang akong nais na ibahagi sa inyong mga paalala na dapat ninyong sundin sa pag-agapay sa ating new normal setup ng pag-aaral. Una, iwasan ng bullying o cyberbullying o iba pang gawain na maaari makasakit sa ibang tao. Ang pagmumura ng labis at pagsasalita na may kabastusan na nakakasakit sa damdamin. Ang paaralan rin ay hindi pinapayagan ang anumang pagpapahiya o pagbabahagi ng mga hindi totoong impormasyon para sa ikasisira ng isang tao. Ito man ay maaaring pananakot, pagbabanta sa buhay, dahil sa kanyang sinabi o ginawa sa pamamagitan ng online platforms at social media tulad ng Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat at TikTok. Ipinagbabawal rin ang pag-share sa iba ng mga personal na pagkakakilanlan ng guro at di totoong impormasyon batay sa online class. Kung mayroon naman mga insidente ng cyberbullying o iba pa, ay huwag mag-atubili na ipagbigay alam agad ito sa inyong mga advisor upang ma-refer agad ito sa guidance office ng paaralan. Sa pagkakataong nasa online class, ay minumungkahi naming maging handa ang katawan at isipan. Magsuot ng mga komportabling damit at desente. Maligo, kumain na masustansyang pagkain at palaging maghugas ng kamay. Sa mga magulang, hikayatin ang mga anak na makibahagi sa mga talakayan habang nasa online class at iwasang hindi dumalo sa mga itinatatang oras na ibinigay ng mga guro. Ito po ay makakaapekto sa academic performance ng inyong mga anak. Hangga't maaari, hindi namin iminumungkahi ang pagpunta sa paaralan ng mga magulang o tagapangalaga kung hindi naman pinatatawag. Humingi muna ng appointment slip sa
inyong mga teacher advisors. Sa pagpunta sa paaralan, dalhin ang appointment slip, sumunod sa school health protocols, alinsunod sa ordinansa ng pamahalang lungsod ng Maynila, tulad ng pagsusuot ng face mask, ng face shields, sundin ang social distancing at pagkuha ng body temperature. Muli, mula sa mababang paaralan ng Epifanio de los Santos, kayo po ay aming formal na tinatanggap sa pagbubukas ng panuroang taong ito. Maraming salamat po at mag-iingat tayong lahat. Learning modalities, asynchronous versus synchronous. Sa pagharap natin sa new normal, sa pagpapatuloy ng edukasyon, ito ay nagbukas sa dalawang kaparaanan ng pagtuturo, ang asynchronous at synchronous modality. Ang inyong mahal na paaralan ay kasama ninyo sa pagharap sa mga hamon ng new normal, sa pagpapatuloy ng pagkatuto. Magkaagapay ang pamahalaang lungsod ng Maynila at ang kagawaran ng edukasyon upang masiguro na walang batang maiiwanan at mahihinto ang pagkatuto sa panahon na tayo ay humaharap sa pandemya. Mahalaga ang bahaging gagampanan ng bawat isa upang masiguro na mapagtatagumpayan ang mga hamon at balakid na maaari nating kaharapin sa pagbubukas ng panuroang taon 2020-2021. Maaaring hindi magiging madali ang ating mga kakaharapin, subalit kung sama-sama at tulong-tulong ay tiyak ang ating tagumpay. Sa pagbubukas ng panibagong panuroang taon, kayo mga minamahal naming mga magulang at ang inyong mahal na paaralan kasama ang inyong mga masisipag na mga guro ay kabilang sa mga frontliners sa bahaging ito ng ating kasaysayan. Tayo ay magkahawak kamay na magbibigay inspirasyon sa mga mag-aaral ng EDSES, ang simbolo ng pag-asa sa gitna ng pandemya.